ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magpagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Konigunda Halili, Patitista ng San Antonio de Padua, Iba, Haguni, Bulacan, Bikarya ni Santa Ana. Lagi pong pumapasok sa isip ko ang sabi sa banal na kasulatan na walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mapagpaimbabaw, palalo, mayabang, ang ibig lamang ay itaas ang sarili sa iba. Laging siya ay purihin ng iba, mapagmataas, pakitang tao. Huwag tularan ang mga tagapagturo at tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises na kailangang makita sa akin ang mapagkumbabang puso, tapat at walang pagkukungwari sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon na nasasaad sa banal na kasulatan, maging mabuting halimbawa sa iba na din maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ako bilang tinawag na isang katitista ay makita sa akin ang lahat ng mabubuting gawa na aking itinuturo sa mga bata. Alam po ninyo, ang naging karanasan ko bilang isang katitista ay ako'y natutuwa lalo na pagka yung mga bata ay nakikita ako ay sunod-sunod na po silang nagmamano o nagbe-bless sa akin at tuwang-tuwa sila sa akin. At kasi po nung aking nagtuturo pa, ay binibigyan ko sila ng mga regalo, sorpresa, pag sila ay may assignment at nakagawa sila ng tamang sagot at nakinig sa akin ng maayos. Minsan po, nagpaano pa rin ako na kung sino yung unang makakapag-lead ng rosary, natatandaan ko po noon yun ay October. Alam po ninyo, ang sabi ko noon, pinangako ko sa mga bata, nabibigyan ko ng 100 pesos kung sino yung unang makakapag-lead ng rosary. Alam po ninyo, tuwang-tuwa po yung batang nakapagkabisa at nakapag-lead ng rosary kasi nagkaroon siya ng 100. Kaya sabi uli sa akin ng mga bata, "Sister, sa susunod ha, kami naman." At minsan, meron akong mga kending ibinibigay sa kanila para lamang sila makinig pagka sila nakagagawa ng kanilang mga assignment, ay ako'y natutuwa sa kanila at sumusunod. Yun po. Meron din pong pumasok sa alaala ko nung ako ay mga 1980s na nauso noon ang mga nagsisipag abroad. Naalaala ko nakapagsalita ako ng mataas o tapos na hindi ko kasama si Lord kasi nasabi ko noon na hindi ako uuwi nang hindi ako mayaman. Pero alam po ninyo, hindi naman ako yumaman. At nung ako'y bumalik nga, hindi naman ako yumaman at ganun pa din. Yun po, nagbalik sa alaala ko na yung pagsasalita ng mataas, eh, pag hindi mo pala kasama si Lord, eh, kakapusin ka. Salamat po at napagnilayan ko iyon. Nagbago, naging ako'y mapagkumbaba na. At inamin ko yung lahat ng aking mga pagkakamali noon. Kasi natatandaan ko, nung ako'y nasa abroad pa, hindi ako naging masaya. Although kahit ako nagkaroon ng pera, may hinahanap pa rin ako sa buhay ko na hindi ko makita. Even na ako'y nasa kasayahan, pagka ako'y kasama ng mga amo ko, na puntahan namin ang maraming bansa sa Europe, sa Amerika. Lagi po akong may kaguluhan sa isip na kasi sa sobrang kasayahan at ingay ng mga taong nakakasalamuha namin, ay ako po'y parang nagkukuhan sa kalooban ko na ang mga taong ito para silang walang Diyos, parang hindi sila tumatawag sa Diyos. Puro na lang kasayahan, puro ingay ang kanilang nadarang, ang kanilang ginagawa sa buhay. Kaya doon po sa kaguluhang iyon na hindi ako naging masaya,
kahit na ako sa kung saan saan bansa nakarating, inisip ko kung umuwi na sa Pilipinas at kahit walang kahit ni alamang malaking naitabi na yung bang kaligayahan at kasayahan na hindi ko madama sa ibang lugar na puro ingay ang aking naririnig. Naghanap ako sa Panginoon na ang inano ko ay yung aking mapalapit sa Kanya na pagdating ng araw ay makasama niya ako sa Kanyang kaharian. Yun po. At nung ako naman ay makauwi na nga, naging isa akong katitista, tinawag at naglingkod, doon po ako naging maligaya na nakasalamuha ko ang mga bata, ang aking mga tinuturuan, pati na ang aking mga kasister. At sa paglilingkod sa simbahan, ay doon ko po naanuhan ang masayang buhay na parang napulipil ang aking buhay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Iyon lamang po at maraming salamat.